Ngayon, ito. Kagabi ay hindi natin na ipagpatuloy itong balita tungkol po dito sa ano, itong napakayabang na si Raul Lambino. Ito yung administrator ng Cagayan Economic Zone Authority, ha? Teritoryo ni Enrile. Itong si Lambino, garapatan ni Gloria ito eh. Tatandaan ninyo. Kaya ganyang kahambog yan eh. Alam ba ninyo na siya, ha, yung administrator ng CESA na ngayon ay garapata ni Digong nyo? At ang kanyang asawa ay nahaharap sa patong-patong na kriminal at administratibong kaso sa Office of the Deputy Ombudsman for Luzon dahil sa umano'y pag-abuso sa isang minor de edad na 17 taong gulang, mga kaibigan. Itong si Lambino, ha, administrator ng CESA at chief executive officer, ay inakusahan ng 10 ulit na panggagahasa, ha, child abuse at serious physical injuries, habang ang kanyang asawang mayor na si Mayor Marilyn Lambino ng Mangaldan, Pangasinan ay kinasuhan ng abuse of authority, grave misconduct, dishonesty and oppression. Sa sinumpaang salaysay noong August 5, 2021 nailabas sa media, ha, nito lamang January 6, si Maricar, hindi niya tunay na pangalan, ay sinabing siya ay inabuso sexually, ha, ni Lambino, ni Raul Lambino, noong January 3, January 9, February 12, February 8, March 7, May 4, noong 2019. Sa kanilang bahay sa Quezon City, kung saan itong biktima at ang kanyang ina na si Rosella Tabano ay nagtatrabaho bilang mga katulong, ha, o kasambahay. Ang biktima o idinagdag ng biktima na siya ay paulit-ulit na ginahasa ni Raul Lambino noong March 10, March 21, April 17 at May 3, 2021 sa bahay ng mag-asawa sa Buenlag, Mangaldan, sa Pangasinan din, ano po. Ito si Maricar na hindi niya tunay na pangalan. Natatandaan niya raw na nung unang pangyayari o nangyari ang unang insidente ng panggagahasa ng ang suspect si Lambino ito, ha? Yan ang mga magagaling na tao ni Gloria at saka ni Digong nyo. Dumating sa bahay at humingi ng tubig, inumin, ha, doon sa kwarto nilang mag-asawa. At inutosan itong biktima na masahihin siya, ba? May pagkakibuloy din, ano ho, mga kaibigan. Alakibuloy, masad sa night duty, ha? Humantong, ha, sa krimen. Yung krimen, yung panggagahasa, di ba? Si Lambino, noon ay
pinagbinalaan itong si Maricar, yung biktima, na ilihim ang pangyayari. Ha? Dahil kung hindi, siya ay gagawa. Eh, abogado ito eh, di ba? Kaya alam nitong mag-fabricate, ha? Ng mga kaso ng pagnanakaw laban sa kanya at sa kanyang nanay. Kaya siya ay sumang-ayon dahil sa takot, ha? Na gawin sa kanya yun at sa kanyang nanay. Sa kabilang banda, ito namang si Mayor Lambino na asawa nitong si Utorni, ha? Lambino ay nagsimula ng magpakita ng pagka inis dito kay Maricar tungkol sa pagkamatay ng kanilang aso, mga aso, isa sa mga aso nitong Lambino na inaalagaan ng biktima. Ayon kay Maricar, ito raw Mayor, yung babae, ha? Nagsimula siyang abusuhin physically. Ibig sabihin, binubugbog, di ba? Siya po ay, tuwing siya ay magkakamali sa kanyang trabaho. Sabi niya, palaging nagagalit sa akin si Mayor Marilyn. At sa tuwing magkakamali ako, ay sinisipan niya ako. Para palang kabayo, no? Si Mayor, Mayor Kabayo, naninipa eh. Oh, na parang hayop. At kung minsan, dinuduraan, sinasampal at sinasabunutan. Mga kaibigan, ano po? Itong mag-ina na katulong ay nagtangka silang lisanin ng bahay ng ilang beses. Pero hindi sila o sila'y hinadlangan. Ha? Sila ay hindi rin pinasusweldo simula pa noong January 2021. At ang pinaka masama ayon sa kanila, ang pinakakain sa kanila ay kung hindi man tira, ay panis. Sa nga nakakita ng mga hayop na ganito? Ah, kahayop-hayupan namang mga tao ito. Ito mga nilalagay sa gobyerno, mga kaibig. Binoboto nyo dyan sa Mangaldang Pangasinan, si Lambe. Ah, noon daw June 16, mga kaibigan eh, pag mahina-hina ka, makakapatay ka ng tao eh. Di ba? Ganitong klase. Lambino. Ha? Noong June 16, 2021, sinubukan daw nilang kumbinsihin itong mag-asawang Lambino, ha? Muli, na ibigay ang kanilang sweldo at payagan na silang makaalis. Pero, binato ng bote itong si Maricar, yung bata, ha? At tinamaan sa ulo, ha? Sugatan ng ulo, at sinipa sa sikmura habang ang kanyang nanay ay kinaladkad sa isang bakanting kwarto. At doon ay sinabunutan at pinagsasampal, mga kaibigan. Madalit sabi, hindi imposibleng alam nitong mayor na ito ang panggagahasa nung asawa niya. Di ba? Pwede itong maging panagutin sa kasong rape din. Di ba? Pwede siyang maging ituring na
co-accused sa kasong rape dahil alam niya yung ginagawa ng asawa niya na pag-abuso sa kanilang kasambahay. Ito raw ang nagtulak kay Maricar para sumigaw, ha, at isiwalat sa mayor yun nung tagpo na yun na sila'y binubugbog. Binato ng bote, putok ang ulo, ha, tapos ay pinagtatatadyakan, sinasabunutan at pinagsasasampal. Doon na raw sumigaw si Maricar at kanyang isiniwalat doon sa babae, sa mayor, na siya ay ginagahasa ni Raul Landino! Ha? At sila'y tumakbo mag-ina, ha, sa tulong ng isa pa nilang kasamahang katulong ng mga Lambino. Nagkaroon ng press conference nung Webes sa Tarlac. Itong si Rosella, yung mag-ina, at saka yung di naman niya tunay na pangalan yung Maricar, na nagkaroon ng trauma sila, ha? And is always lacking energy at madalas ay nangihina habang kanilang ipinapahayag, ha? Sa tulong po nitong si Professor Salvador de Guzman, dito sila lumapit, ha? Chairman ng Citizens Movement Against Crime, Corruption, Illegal Drugs and Gambling Incorporated. Sabi naman itong si De Guzman, "This is our mission to provide help to those who lack capability." Dapat maraming tumulong dito. Di ba merong lawyers for Lenny? Volunteer lawyers for Lenny? Bakit hindi kaya nila ilapit ito? Ang daming abogado niyan. Merong ilang nakikinig sa atin dyan eh. Tulungan po ninyo itong bata. Tsaka yung nanay. Kawawa naman po ito. O, isipin ninyo, bakit ombudsman kaagad ang kaso nito? Pwede pa itong kasuhan sa pulis, ha? Samantala, sabi ni Lambino, ha? Ito sabi ni Lambino. Hindi raw totoo. Ha? At ito raw ang unang pagkakataon na nalaman niyang merong ganun. Ha? At wala raw silang housemaid na ang pangalan ni Maricar o Rosella. Sa isang panayam ng pahayagan sa telepono dito kay Lambino, sinabi niya na siya raw at ang kanyang asawa ay hindi maglalabas ng kanilang pahayag hanggang hindi sila nakakakuha ng kopya ng affidavit of complaint. And that once the case was made public, pagka naisa publiko na raw itong kasong ito, their name and reputation would already be destroyed without hearing their side. Bae, pag may kaso ka, mas magandang doon mo ipaliwanag yan. Pero hindi ba mas mabuti NBI? Di ba? NBI, police, at makialam na ang mga volunteer lawyers for Lenny. Nakakagalit na kaso, mga kaibigan. Sobra maltreatment, ha?
pang-abuso, gahasa, ha? Pananakit. At kung ito ring ay para pang hayop. Sip mo, nagsisilbi sa'yo tao, tapos ganyan mo ginagawa. Ha? Pakakainin mo ng, kung hindi tira, panis. Hayop, ano po, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito naman, marami nagagawa itong Office of the Vice President. Libo-libong pasyente ng COVID ang nakatanggap ng libreng konsultasyon na naman. Care packages. Ito wala ang gobyerno. Sipin mo, nasa kanila lahat ang pondo. Pag tinanong mo, walang pondo. Hindi raw alam saan kukunin. Ano ibig sabihin ng care packages? Sa pagkakaintindi ko dyan, pinagsama-sama ang kitchen . Di ba? Naka-organize na yan . Halimbawa, merong nag-positive. Bibigyan ka na yan. Di ba? Andiyan na yung mga gagamitin mo para mag-isolate ka. Organisado. Hindi ho ba? Ang naipamahagi sa mga nangangailangan. 10,142 ang nabigyan nito mula ng ilunsad yung bayanihan ikonsulta noong Abril nakaraang taon. At saka alam naman ninyo, ang may pinakaraming volunteer na medical volunteers, doctors, mga nurse, si Vice President Lenny Robredo. Yan po, ha? Ito yung sa Quezon City ito. Palakip sa bayanihan ikonsulta COVID-19 care kit ay ang ito mga laman ng kit, ha? May thermometer, may oximeter, mga gamot tulad ng paracetamol, oral solution. Itong gobyerno ni paracetamol, walang naibigay . Ni hindi pa makontrol yung pagkaubos ng gamot. At saka, yung halaga ng gamot. O, meron pang vitamin C at D3, carbocysteine at oral antiseptic. May pangmumug pa. Kasama rin sa isang box, ang isang box ng face mask. Alcohol, garbage bags, at disinfectant. Meron ding monitoring sheet kung saan isusulat ng pasyente ang kanyang temperature, oxygen, saturation, at mga sintomas. Meron ding libreng molnupiravir, isang gamot para sa COVID. Basta't ito ay nireseta ng volunteer doctors ng programa. Ayon po kay Vice President Robredo, nais pa ng bayanihan ikonsulta na makaabot pa ng mas maraming individual, kaya lamang kulang din ng resources ang OBP. Yan po, mga kaibigan. Meron bang ganyan yung iba? Wala . Abogadong may puso, nagtatanggol pero hindi nagpapabayad, noon pa man. Masaya, kasi libre na lahat . Baka nang pabayaran. Kay Lenny Robredo, angat buhay lahat. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko?
Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Po si Percy Lapid, maraming salamat at magandang yumaga! Lari! Katok! Nang aapit ang pag-ibig ay tunay, dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, akin to'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan.